Oh, wag po kayong mag-focus kay Donna. Kasi si Donna, ginawa niya po yung best niya. Higit pa po sa ine-expect ninyo. Actually, ako pa ngayon dapat mag-ano eh, dahil sabi ko sa anak ko, so too much. Sobrang too much talaga. At saka po, malapit po kayo doon nakatira, kaya po kayo nakatakbo agad. Kasi kung gusto mo lang tumulong, sir, sana ang hinarap mo yung anak. Nandun yung anak nung time na nagharap-harap tayo, remember? I will give her the justice that she deserves. Hello mga ka-chismaks! Nanay ni Donalyn Bartolome nagsalita na laban sa akusasyon na hindi pagtulong ni Donalyn sa kanyang lola na inilabas sa recent vlog ni Jose Halyorina. Ayon sa vlog ni Jose na merong caption na "See you in court" sa thumbnail, handa daw di umano siyang harapin si Donalyn sa korte at ipaglaban si Lola Josie na kamag-anak ni Donna. Donalyn, see you in court. Matatandaan kasing natagpuan noon ni Jose si Lola Josie sa kalsada, samantalang si Donna ay mayroong marangyang buhay at namimigay ng ayuda sa kanyang followers. Pero bakit hindi daw umano makatulong sa kanyang sariling kamag-anak? Hindi po bobo ang ating mga manonood. 2 to 3 hours nang patay si nanay sa tabi ng kalsada sa bangketa nung dumating kami. Samantala, ang pinupunto naman ng nanay ni Donna sa kanyang live ay hindi naman sila ang immediate family ni Lola Josie, pero bakit sila ang idinidiin ni Jose? Nauna pa siya nung namatay yung tita ko. Nasabi din niya na siya daw ay matagal nang tumutulong at hindi siya basta-basta nagbibigay ng tulong at kailangan daw munang imbestigahan ang mga taong tutulungan. Humihingi rin siya ng respeto para sa kanyang anak na si Donalyn. Ano, ang anak po. Ang anak na lang pong respetuhin natin. Yun na lamang po yung masasabi ko, ha? Samantala, ilan sa mga sikat na vloggers at mga netizen ang nagkomento patungkol sa isyong ito. Narito ang ilan. Ayon kay MG, grabe, this is sad. Ayon naman kay Sakaro Music Vlogs, I can feel your heart, Sir Jose. Ang sakit isipin, continue being a good Samaritan, sir. Full support ako sa'yo, not just by words, but if you can give me an opportunity, I'm willing to share my fans for your projects. God bless you more, Jose. Ayon naman kay Marie Fowler, this is so sad, support ni Lola. We love our Lola so much, nasa heaven na din siya. I hope that you guys can settle this without hurting each other's feelings for the sake of Lola's peace. Both of you are very helpful and generous to our society. God bless us all. Ayon naman kay Jessa Gribilio, Madam, part pa rin yan ng family nyo. Kung sa ibang tao nga tumutulong kayo pero mismo kadugo nyo din nyo man lang magawa-gawa, matapobre ka po talaga. Ayon naman kay Trina Aubrey Panganiban, still an immediate family member. If you can help other people, what more to your own flesh and blood? I don't really get the point of you explaining. Ayon naman kay Wu Dan Shen, tumutulong daw pero gusto ipadelete ang video dahil daw makakasira sa image ng anak niya. Tumutulong pero kinakahiya ang lola dahil mahirap. Hay nako, pakitang tao. Ayon naman kay Boy Tapang Vlogs, iba talaga ang nagagawa sa pera. Kayang talikuran kahit sino, maski pamilya mo pa. Salute, Bro Jose. Ikaw ka, Chismax, ano ang masasabi mo patungkol dito? Just comment down below. Subscribe for more Chika updates! Thank you guys for watching and hope to see you again in my next vlog.